Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo na si Papa San Pio XI na upang kanyang patatagi ng pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong pinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ang mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila.
Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang sinasabi ko. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ang mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong mga sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga pastol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumahatamak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito.
lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaraon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaraon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala pa rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng 1 denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Di lang minsan tayo nakakatagpo ng mga tao na inaakala nila na sa bandang huli, sapat na kung ikaw ay magbalik loob sa Diyos. May mga tao na ang akala ay buhay ay parang basketball na ang pinakamahalaga lang ay yung last 2 minutes. Totoo po yun, sa laro, mahalaga yun. Dahil kahit 50 puntos ang lamang ng kalaban, sa huling segundo, lamang ka ng 1, panalo ka pa rin. Sapagkat ang pinakamahalaga lagi ay kung ano yung huling segundo. Kaya nga, alam nyo po, noong unang panahon, lalo na yung mga hari, yung mga nasa kapangyarihan, na alam nilang palalo ang kanilang buhay, meron sila laging isinasamang pari. Dahil ang katwiran nila, maging palalo na ako, mamuhay muna ako sa gusto ko,
lalo na yung masama. Basta pag ako'y maghihingalo na, mangungumpisal ako para patawad pa rin ang matatanggap ko at langit pa rin ang pasok ko. Dahil para sa kanila, ang mahalaga sa huli, nakapagbalik loob ako. At kadalasan, alam niyo po, ang talinghaga ngayon, ang ginagamit na katwiran. Tutal, yung huling tinawag na isang oras lang, eh, ganun din ang tinanggap. Katulad din nung mga nagtrabaho mula nung pagsikat pa lang ng araw. Wala naman palang pinagkaiba yung tinanggap ng mga nauna at nahuli. Kaya minsan, ganun ang katwiran ng iba. Sa bandang huli na lang ako mag-uumpisal. Sa bandang huli na lang ako magseserve. Sa bandang huli na lang ako magbabalik loob sa Diyos. Pero ganun po ba talaga ang diwa ng turo ni Jesus sa Sareno? Kaya nga siguro, sabi ng iba, parang hindi naman yata patas yung awa ng Diyos. Kawawa naman yung nagsusumikap buong buhay magpakabait. Ganun din naman pala yung mga palalo at sa huling sandali lang naman babaligtad. Kung pagmamasdan niyo po ang Ebanghelyo, yung tinawag nung ikalima, yung huling-huling batch na tinawag maglingkod sa ubasan, nung nilapitan sila ng may-ari, ang sabi, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Ang sagot nung mga nandoon, wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sa makatwid, buong araw silang nandoon, nagsusumikap din. Alam niyo po hanggang ngayon, doon sa Israel, ganun pa rin ang kalakalan. Sa liwasan, sa plaza, yung mga tubero, electrician, karpentero, nandun sila sa plaza, nag-aantay kung may kukuha sa kanila para magtrabaho. At ganun na ngayon nangyari doon sa huling tinawag. Buong araw silang nandun. Hindi naman sila tambay lang o tamad. Gustong gusto nilang magkatrabaho. At alam niyo yan siguro, meron dito nagdarasal ngayon, makahanap na ng trabaho. Hindi ka naman tatamad-tamad araw-araw. Pagputok pa lang ng araw, umiikot ka na, naghahanap ka na. Nagsasapalaran ka na, pero alam mo, dumarating ang panahon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ganun yung kalagayan ng mga taong ito. Nahuli sila, hindi dahil tamad sila, hindi dahil pabaya sila. Nagsusumika pa rin sila, ngunit siguro nga, hindi pa rin magkaroon ng pagkakataon. Kaya kinaawaan sila nung may-ari ng ubasan. Kaya nga mga kapatid, ang awa ng Diyos ay para sa mga nagsusumikap. Siguro nga mga kapatid, hindi natin agad-agad kayang tanggalin ang kasalanan sa buhay natin. Siguro nga meron pa rin tayong kapintasan o kahinaan. Pero ang mahalaga, nagsusumikap pa rin tayo. Hindi tayo yung paulit-ulit lang at nagiging manhid na sa kasalanan at kasamaan. Hindi tayo yung tatamad-tamad lang o walang ganang gumawa ng mabuti. Sa halip, bagamat tayo'y hindi karapat-dapat, bagamat marami tayong pagkukulang at kahinaan, nagsusumikap pa rin tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng talinghagang ito. Igagawad ang awa ng Diyos. Siguro nga, may mga nauuna katulad ng mga santo at santa na maagang tumugon sa tawag ng Diyos. Pero ang mabuting balita, tayo, at malamang tayo yun,
yung mga tatawagin sa huli, tayo na nagsusumikap, may pag-asa pa rin sapagkat walang katapusan ng awa ng Diyos. Kaya nga't ipagdasal natin ang bawat isa na huwag tayong maging manhid at sabihin na lang natin, wala na tayong magagawa. Ganito na lang tayo, kaya kung ano man merong bisyo o masama, ganun na lang. Hindi po, may pagkakataong magbalik loob. Kaya nga't ang santo natin sa araw na ito, si Papa San Pio Ikasampu, siya ang Papa nung nakaraang siglo sa umpisa. Ang kanyang motto ay, renew all things in Christ, restore all things in Christ, papanibaguhin ang lahat kay Kristo, sapagkat naniniwala siya, tayong lahat tinatawag ng Diyos. Tayong lahat may pag-asa dahil sa awa ng Diyos. Tayong lahat tinatawag magsumikap dahil ang Diyos din nagsusumikap, tawagin at panibaguhin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang karunungan at kagandaang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig, napakinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang ating tugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa ng walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon namin Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Upang kunitain ang iyong buhay.
ng ayoy magbilang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Papa San Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikabangamba. Oh.
ako'y babanakan ay tapat na sa akin. Ang Panginoon ang aking pastor, kung dapat ikamangamba anuman. Dilim at panganib siya ang papawi, bisig niya't kapit tatag ng ibib, hahanghain niya nga ang sagana ng buhay. Pagkatapos po ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na nagsusumikap sa buhay ang siyang handa sa tawag at biyaya ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa niya ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay, ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba na namin
Nazareno, inalagaan ka namin.